Sa nakaraang video, kaka 1-year-old lang ng ating bida na si Prince Errol. Finally, na-meet na din niya ang kanyang ama na Hari ng Earnsia. Ipinakilala din ang reyna, mga anak nito, pati na ang ibang parte ng royal family. Nagpakitang gilas naman ang prinsipe sa kanyang ama at naglakad for the very first time. Natuwa naman dahil dun ang kanyang nanay na si Lady Liv Anna at nani nito na si China. Pero nagtapos tayo ng ipakitang parang nadulas ito nung kumapit siya sa tablecloth kaya naman nahulog at nabasag ang mga nakapatong dito. Nashock naman ang nanay at sinigaw ang pangalan ng bida. Pati ang Hari ay nagulat. Pero ni-reveal na parte pala ito ng plano ng bida all along. Kapag nagulat niya daw ang lahat dahil ipapakita niyang nakakapaglakad na agad ang 1-year-old na prinsipe, hindi nila mapapansin ang operation nito. Plana doon itong lumapit sa lamesa at hilahin ang cloth na kunwari ay nadulas siya. Sabi ng bida, umayon ang lahat sa kanyang plano. Napaisip naman ito na dapat sigurong umiyak pa siya ng mas mahaba dahil baby pa siya. Best Actor. Binuhat naman siya agad ng Hari at tinignan kung saan ito tinamaan. Napansin itong natapunan ng wine ang anak, mukhang hindi naman daw ito nasa katen. Pero sabi ng nanay niya na kailangang palitan ang damit nito. Lumapit naman si China para kunin sana ang prinsipe, pero sinabi ng Hari na okay lang daw, at siya na. Nagulat naman ito dahil pagtanggal niya ng outer garment nito, tila sira at luma ang suot niyang panloob. Imposible daw yun sabi ni China, dahil nang binihisan niya ang prinsipe kaninang umaga ay okay daw ito. Hindi naman may pinta ang mukha ng Hari. At syempre, nagmaritesa na naman ang mga bisita. Nagbulungan na nakakahiya daw tignan ang undergarment nito. Hindi daw pang prinsipe at all, siguro simple lang daw ang pamumuhay nila. Nagalit naman ang Hari sa mga simoso at chismosa at sumigaw na, manahimik kayo. Nagulat ang lahat dahil doon. Napatanong ang Hari kung paano ba namumuhay ang anak nito. Tila masaya naman ang bida dahil nakuha niya ang atensyon ng Hari. Ipinakita ang ginawa niya nung umaga. Habang busy daw ang yaya nito na bihisan siya, tinaas nito ang body heat niya gamit ang energy niya para madaling masira ang damit. Ginawa niya ito habang nakatalikod ang bantay niya. Ang plano ni Errol, ipakita sa lahat na sa likod ng magarang damit niya ay ang uncomfortable truth. Kunwari daw na show lang para sa birthday niya ang marangyang damit. Napatanong naman ang Hari kay Lady Liv Anna kung bakit ganon. Ano daw ang nangyari, hindi daw ito pasok sa standard na kasuutan ng royal family. Hindi naman ito makasagot at biglang sinabi ng Hari na, hindi pala siya dapat ang tanungin nito. Tinawag nito si Jen Ethel at tinanong kung paano naka-allocate ang budget para sa bawat palas. Ano ba daw ang inutos niya? Sagot nitong, ang sabi daw ng Hari ay ang I distribute ito fairly sa lahat at ang budget daw ay exactly kung ano ang nalalaman niya. Napatanong naman ito na fair. Mukha daw bang fair ito sa kanya? Sinabi nitong dalhin ang detalye ng budget sa kanya ora mismo. Sa isip-isip naman ng prinsipe, kahit na daw parang biglang naging hearing ang birthday party nito, ito na daw ang chance para makilala niya kung anong klaseng tao ba daw ang ama niya. Anako naman ni Lady Liv Anna ang nangyari at kinuha ang anak sa Hari. Niyakap niya ito pero sa isip-isip ni Errol, unting tiis lang daw. Meron daw siyang plano at ginagawa niya ito para sa kanila. Bumalik na si Jen Ethel at inabot sa Hari ang hinihingi nito. Iba naman ang itsura ng reyna at mga anak nito. Sinuri mabuti ng Hari ang dokumento at biglang nilukot ang papel. At sa sobrang galit, nasunog niya ito. Hindi niya matanggap ang nakita niyang figures at natameme ang lahat dahil dito. Naisip naman ng prinsipe na parang walang kaalam-alam ang Hari sa kung ano ang sitwasyon nila dahil sa nagngingit-ngit nitong galit. So sino kaya ang may kasalanan? Tinawag naman ng Hari ang reyna at tinanong kung alam niya ba daw ito o hindi. Hirap naman itong sumagot at tinanong kung ano daw ba ang nakasulat doon. Sagot ng Hari na hindi daw na-distribute ng tama ang budget at sa maling lugar na pupunta ang pera. Imposible daw yung sabi ng reyna. Hindi naman makapaniwala ang Hari na wala siyang alam. Hindi ba daw siya ang in charge sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga concubines? Bigla namang umentra ang panganay na anak nito para Mama Jiten. Sabi niyang siguradong kagagawan daw yung ng masamang tao, hindi daw ganun ang nanay niya. Napatanong naman ng Hari na ibig sabihin ba daw nun ay hindi siya responsible dito dahil hindi niya ito ginawa herself. Dagdag niya, ang kapatid daw nito ay poorly clothed at starved dahil sa kakulangan sa management. Hindi naman makasagot ang panganay nito. Sabi naman ng bida na hindi niya pa daw makita kung may malice aura daw ba ang reyna dahil sa karisma ng Hari.
balik sa hari, tanong nito sa anak na hindi daw ba responsable sa kahit ano ang nanay nito. Again, hindi ito makasagot. Hinarap ng hari ang Reyna at sinabing disappointing daw ito. Dahil doon, nagulat ang lahat ng mga noble na bisita. Bigla namang sinabi ni Lady Livana na hindi daw ito kasalanan ni Lady Elia. Fault niya daw yun dahil hindi naman deserve ito. Napatanong naman ang hari kung ano ang sinasabi niya. Ipinanganak daw nito ang bata na nagdadala ng kanyang dugo, yun lang daw ay enough na para ma-qualify siya bilang miyembro ng royal family. Nahiya naman siyang sumagot na, kahit na daw, siya ay. Hindi niya na natuloy sabihin na dati lang siyang maid dahil biglang sumagot ang hari na dapat daw ay proud ito sa sarili niya dahil miyembro siya ng royal family na yun. Siyempre, ang Reyna ay nairita dahil dito. Inutos ng hari na hanapin kung sino ang responsible sa kamaliang ito at dapat daw ito maparusahan. Sana daw ay hindi na ito mangyari ulit. Yumuko naman ang Reyna at sinabi na sisiguraduhin niya daw na hindi na maabala ang hari dahil dito. Kapag nangyari daw ulit yun, sabi ng hari, ang Reyna daw ang mananagot. Sabi ng Reyna na, hahanapin niya daw ang taong responsible sa nangyari at paparusahan ito ng matindi. Lumapit naman ito kay Lady Livana at tinanong paano siya makakapag-apologize dahil sa nangyari. Nainis naman ang bida at sinabing, wala daw mako-convince ang bad acting nito. Pero sabi ng nanay niya, hindi daw kailangang humingi ng apology nito. Sa isip ni Arel na dapat daw ay sampalan ito ng nanay niya. Imposible daw na walang kinalaman ito sa nangyari. Sa harap ng lahat sinabi ng Reyna na, hindi niya daw hahayaang maulit pa ito kaya't hindi na dapat siya mag-alala. Tila hindi naman daw sincere ang Reyna sabi ni Arel. Napatanong ito na ilan kaya ang kasabwat dito. Natapos na din ang birthday party ng prinsipe. At biglang naresolba ang problema sa budget agad-agad. Hindi nagtagal, nahuli na daw agad ang mastermind na galing sa aristocratic family. Pinarusahan ito at pinugutan ng ulo. Makikita namang napagchismisan ng mga maid ang nangyari. Sanabi ng isa na nag-confess daw ang ringleader matapos ang imbestigasyon. Napatanong sila kung saan daw kaya ginastos ang ganun kalaking halaga. Siyempre nakiki-eavesdrop pa din ang bida. Masyado daw naging tahimik ang issue matapos ang execution. Naisip nitong inexpect niya na hindi madaling kalaban ang Reyna. Maghintay lang daw siya na lumaki ito at siguradong pupulbusin niya siya. Pero bago ang lahat, umiyak ito para ipaalam kay China na gutom na siya. Kaya naman nag-prepare na ito ng food para sa prinsipe at sinubuan ito. Sa ngayon daw, kakain at maglalaro muna siya na parang baby at mag-focus muna sa kanyang growth. Masaya namang daw na yun lang ang ginagawa niya. Habilin naman ni China na after kumain, nap time na daw nito. Pero hindi makatulog ang prinsipe dahil sa ingay, at nang sinilip niya ito, si China pala ito na naghihilik. May bigla namang carriage na dumating at napasilip ang prinsipe sa bintana at na-curious kung sa nanay niya ba daw yun. Bakit daw may escort na mga soldiers? Habang nakalutang, naramdaman nitong may paparating at tatlo daw sila. Isa daw doon ay malamang nanay niya, may isa pa daw matanda and yung huli parang ang gun lang ng paa. At dahil malapit na sila sa pinto, kailangan daw gisingin ni Errol ang kanyang yaya. Di daw siya pwede sumigaw kaya naman, lumipad ito papunta kay China. Saktong pumasok na ang nanay niya at mga bisita. Kaya't kinurot ni Errol si China sa pisngi para magising. Pinigilan naman ito ng nanay at nagulat si China na nakauwi na pala siya. Pinagalitan ni Lady Livana si Errol at sinabing maging mabait kay China. Nagulat naman ito nang makilala si Miss Finelia na bumisita. Humingi siya ng tawad dahil hindi raw ito nakapaghanda sa kanyang pagdating. Sagot nitong okay lang daw since wala daw siyang sinabihan tungkol sa pagpunta doon. Naalala naman ito ni Prince Errol sa banquet. Dagdag ni Lady Livana na kung sinabihan niya sana sila ng advance ay nakapag-prepare sila ng something for her. Sagot niya na ayaw niya sanang malaman ito ng iba kung okay lang. Sinabihan nito ang anak na doon muna habang mag-uusap ang matatanda. Nagtsaa ang dalawa at curious si Lady Livana kung ano kaya ang gusto nitong pag-usapan. Magsasalita na sana ito pero biglang umentra si Lady Finelie kaya naman nag-sorry siya at nagpanggap na lang na umubo si Livana. Humingi ito ulit ng sorry sa kanya at inamin na nung birthday daw ni Prince Errol gusto niya sanang mag-apologize. Di naman alam ni Lady Livana ang sinasabi nito. Ipinakilala naman muna si Lady Finelia Kenchester. Noon daw, nang nasa peak ang gera sa kanilang kontinente, isang established na pamilya daw ang nakagawa ng great merit. Walang sino man ang hindi nakakakilala sa pamilya Kenchester sa buong bansa.
Pero past na daw iyon dahil walang lalaki ang naipanganak mula sa kanilang angkan ang merong talento na nagpatuloy sana ng military affairs. Ito ang dahilan kung bakit unti-unti nang nakalimutan ang kanilang pamilya. Usap-usapan daw na hirap na nga daw ang pamilya sa pera para ma-maintain ang pamilya. Inamin naman ni Finelia na para daw makabayad sila sa mga utang. Tinanggap daw niya ang mungkahi ng Reyna. May inabot naman ito kay Liv Anna at tinanong niya kung ano daw iyon. Ibibigay niya daw ang pera sa kanya. Hindi man daw nito masosolusyonan ang kahit na ano, pumunta lang daw siya dun para ibigay ito sa kanya. Nagulat naman si Lady Liv Anna. Sinabi ni Finelia na hindi niya hinihingi na mapatawad siya nito pero kung pwede daw ay sa kanya na lang siya magalit. Bigla naman siyang sumilip sa anak niya na nasa kabilang kwarto. Naintindihan naman ni Liv Anna ano ang ibig nitong sabihin. Gusto niyang maprotektahan ang anak nito sa hidwaan sa loob ng kaharian. Kaya naman, sumagot siya na okay na daw yun. Hindi niya raw ito matatanggap dahil hindi naman daw masama ang iniisip niya dito. Pero sagot niya, hindi niya daw kailangang maawa sa kanila. Sagot ni Lady Liv Anna na ayaw niya na magkaroon sila ng hidwaan at sama ng loob sa isa't isa. Isipin niya na lang daw na token of intimacy sa pagitan nila ito. Parang regalo niya na lang daw ito sa kanya. Nireveal naman na alam pala ni Lady Liv Anna ang rason sa problema sa budget. Kilalang kilala niya daw ang taong pasimuno nito. Napasagot naman si Finelia na tama, dahil si Lady Liv Anna ay dating attendant ni Queen Elia. Nagulat naman ang bida nang malaman na naging yaya pala ng Reyna ang nanay niya. Kaya pala tila hindi okay ang nanay niya at ang Reyna. Nagmaktol naman ito at napansin ni China na parang hindi ito komportable. So ngumiti na lang ito para ipaalam sa kanya na okay lang siya. Hindi naman makapaniwala si China sa nakakagulat na mood swings daw ng bata. Iniwan niya na ito at pinuntahan si Princess Kania. So nag-concentrate na si Errol at sinabing habang kinokontrol daw nito ang chi, kaya niyang marinig lahat ng usapan doon. Kaya pala, narinig niya ang about sa Reyna. Narinig niya ang sinabi ng ina na wala na siyang magawa kundi tanggapin ang panghahamak nito. Pero hindi na daw ngayon, lalo na at nandyan na si Errol. Kahit na daw Reyna pa siya, hindi niya hahayaang gawin nito kung ano lang naisip nitong gawin. Exciting! Ang dami na nating nalaman tungkol sa mga bida. Ang galing ng plano at acting ng Prinsipe No. Huling-huli niya ang hari. Well, dun muna natin tatapusin ang video na ito. Alam kong bitin. So make sure to like, comment, subscribe at pindutin niyo ang notification bell below para updated kayo sa next na mangyayari at bilang suporta na din sa ating channel. Maraming salamat sa panood, Oni-chan.